Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Heroes Homecoming Parade ng Pinoy Olympians, inaantabayan na. Tax evasion case laban kay dismissed Mayor Alice Guo, iniharap ng BIR. Mga matataas na opisyal ng Tariff Commission, inireklamo sa Ombudsman. Sa MBC-TV correspondents, dalawa patay matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa Pangasinan. At sa showbiz spotted, global pop group Horizon, inilabas na ang kanilang remake ng 70s hit na Sumayaw Sumunod. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC-TV Studio. MBC-TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inaantabayan na ng publiko ang engrandeng Heroes Homecoming Parade ng ating mga Pinoy athletes na sumabak at nagbigay karangalan sa bansa nitong Paris Olympics 2024, kung saan ito magsisimula. At mga pinakahuling balita tungkol sa inaabangang Homecoming Parade, tinutukan ni Milly Borja. Dumating na nga kagabi sa bansa ang mga Pinoy athlete na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Kaya naman tuloy na rin ang Heroes Welcoming Parade na magsisimula dito sa Aliyo Theater CCP Complex sa Pasay City. Ang mga detalye sa parada tutukan sa report na ito. Masisilayan na ng mga Pilipino ang mga bagong bayaning nagrepresenta sa bansa sa katatapos lang na Paris Olympics. Sa inilabas na updated route ng Metropolitan Manila Development Authority para sa Heroes Homecoming Parade na gaganapin mamayang alas 3 ng hapon, August 14. Magsisimula ang parada sa Aliyo Theater sa Pasay City at matatapos sa Rizal Memorial Sports Complex. Mula sa Vicente Soto, liliko pakaliwa ang parada sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Kakaliwa ito sa P. Burgos Avenue at magtutungo diretso sa Finance Road, kakanan sa Taft Avenue, at muling kakanan patungo sa President Quirino Avenue, kakaliwa sa Adriatico Street, at muling kakaliwa para magtungo sa Rizal Memorial Sports Complex. At dahil tiyak aaray ang mga motorista sa dulot ng traffic, nag-abiso na sa MMDA Chairman Romando Artes para sa mga alternative route. Para sa mga magtutungo sa norte, maaaring dumaan sa Skyway, Buendia Avenue, Taft Avenue, FB Harrison Street, Mabini Street, Quirino Avenue at Lacson Avenue. Habang ang mga babiyahe naman papuntang south ay maaaring tahakin ang Rojas Boulevard, UN Avenue, San Marcelino at Quirino Avenue papuntang South Luzon Expressway. Samantala ay nilabas din ng MMDA ang float sequence para sa gaganaping parada mamaya. Dagdag pa nito, elevated ang naturang float at maaaring pumwesto ang publiko sa sidewalk para masilayan ang mga atleta. Inaabangan namin ang ating mga manglalarong Pilipino dahil dinala nila yung ating bansa. Super nagiging proud po ako kasi pag naipagmamalaki natin ang Pilipinas, kagaya ni Carlos Hugo. Pagbutihin nyo pa para sa bansa natin at saka ingatan nyo yung mga sarili nyo para sa inyong mga laro na tinatahak. Bagamat walang security threat, nag-deploy pa rin ang MMDA ng 300 personnel para tumulong sa parada maging sa mga alternatibong ruta. Mamaya sama-sama nating salubungin ang mga atletang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Para sa MBC-TV Network News, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, wala namang nakikitang security threat ang Southern Police District para sa Heroes Parade ng Pinoy Olympians na pinangungunahan ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ang mga detalye, ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Go ahead, Giselle Ricafort. Go ahead, Giselle. Yuel, nag-inspeksyon na nga yung Southern Police District
sa loob at labas nitong Aliuti Atay dito sa lungsod ng Pasay para sa gaganaping Heroes Parade ng mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Police Lieutenant Jeffrey Oliver, yung team leader ng Rapid Deployment Company District Mobile Force Battalion, EODK9, wala silang makikita o nakikita ng anumang banta o security threat dito sa lugar. Nandito naman ngayon, kaaalis-alis lamang nitong si MMDA Chairman Romando Artes at si Emmanuel Miro, head naman ng special events ng kagawaran para sa final touch ng tatlong 10-wheeler truck na float. Isa sa mga yan yung sasakyan ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at 16 pang Olympian, habang sa dalawa naman sasakay yung mga kasamahan natin sa media. Nagkakaroon lamang, Yuel, ng ilang revision sa mismong float para sa mga Olympian at patuloy ngayong pinupulido ng contractor nitong Moonbeams Multimedia Services. Pinatayang nasa 10,000 hanggang 15,000 crowd yung inaasahan sa 7.7 kilometer na motorcade mamayang alas 3 ng hapon. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricaport para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport, nag-uulat ng live sa Aliu Theater sa CCP Complex, Pasay City. Samantala, formal nang nagsampa ng tax evasion case ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Ali Seguo. Ito ay matapos matuklasan sa Senate hearings na may iba pang undeclared funds at properties ang ex-mayor bagay na labag sa tax code ng Pilipinas. Pakinggan natin ang report ni Boy Gonzalez. Ipinaganap ng tax evasion complaint ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang controversial na dismiss sa Bamban Tarlac Mayor na si Ali Seguo. Ito ay dahil sa umunoy hindi tamang pagbabayad ng tax ng dating alkalde. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nagugat ang pag-ain ng kaso nila sa Department of Justice matapos na lumabas sa pagdinig ng Senado na may iba pang mga ari-arian si Seguo. Sabi ni Lumagi, hindi na ideklara ni Seguo ang mga natatanggap na pera at mga ari-arian na malinaw na paglabag sa tax code ng Pilipinas. Bukod kay Seguo, kasama rin nga sinampahan ng reklamo si Jack Uy, Rachel Carrion at Baupulan Development Incorporated na kumpanyang may malaking share ang na-dismiss na alkalde. Nabatid na inamin mismo ni Seguo na ibinenta nito ang kanyang shares kay Uy na hindi siya nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax. Bagamat nasa halos igit 500,000 piso lamang ang hindi nabayaran buwis, iginit ni Lumagi na kanila pang iniimbestigahan at pinag-aaralan kung ano pa ang dapat na panagutin nang na-dismiss na alkalde ng Bamban Tarlac. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, natuklasan naman ng National Bureau of Investigation o NBI na ang ilan sa mga nabuwag na pogo naghulasan lang sa mas maliliit at mas tagong residential areas. Kasunod ng direktibang total ban ni Pangulong Bongbong Marcos, magbabalita si Kyle Bulyas. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga malalaking operasyon ng Philippine offshore gaming operators sa bansa para bumuo ng maliliit na bersyon nito. Ito ang ibinunyag ng direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago kasunod ng naaresong 29 na katao, kabilang na ang tatlong Chinese national at 2 Malaysian national, sa isang scam hub sa Kawit, Cavite kahapon. Sa panayam ng Deezer HK Santiago, sinabi nitong nadiskubring naglilipatan ang mga ito sa mga residential area mula nang ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang total ban sa operasyon ng pogo sa bansa, legal man o hindi. Mukhang nag-i-split sila into small groups. Mm-hmm. At nag-o-occupy sila ng mga residential sub-village, gano'n. Uh-huh. So hindi mapupuna. Hindi mapupuna. Unlike yung malaking mga pogo, ay malaking building, di po ba, ang inuupahan. Mm-hmm. Ngayon mm-hmm. ho, ay small houses na lang. Parang Director. Small group na lang. Oho. Paliwanag naman ni Santiago, natutunton nila ang mga mini pogo sa pamamagitan ng kanilang cybercrime patrolling, kung saan dito sila nakakakuha ng mga informant para sa kanilang surveillance.
Oras naman na makumpirma nila ang mga ilegal na operasyon ng POGO, saka sila mag-a-apply ng search warrant, nang sa gayon ay sa legal na paraan pa rin daraan ang kanilang mga operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mapapansing bumaba na ang upa sa mga condominium at office spaces matapos ang pagsasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hubs. Paniwala ni Senator Sherwin Gatchalian, magandang balita ito para sa mga local business na naghahanap ng mauupahang pwesto na pasok sa kanilang budget. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nararamdaman na ngayon ang pagandang resulta ng pagpapaalis sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Ways and Means, kabilang sa nakikitang positibo ang pagbabana sa renta ng mga condominium units, apartment at mga office spaces, epekto ito ng pag-alis ng mga POGO executives at ganoon din ang kanilang mga manggagawa. Sabi ni Gatchalian, paborito sa mga maliliit na lokal na kumpanya na naghahanap ng maupahang pwesto at mga manggagawang Pilipino na naghahanap din ng maupahan o kaya'y bibilhin na mga condominium units. Sa katunayan na ilang mga ahensya ng pamahalaan kasama ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay nakapagrenta ng opisina malapit sa Roas Boulevard sa Pasay City sa mas mababang upa. Noong panahon na namayagpag, ang operasyon ng POGO ay nagmahal ng triple ang renta sa mga kondo, apartment, bahay at opisina, pati bilihan ng mga sasakyan. Dagdag pa ni Gatchalian ay nabawasan na din ang mga text scam at text messages sa kasino, pautang at trabaho na pinaniniwala ang konektado sa mga POGO. Ilan sa mga batas na inaasahang mababago resulta ng investigasyon ng Senado sa mga POGO ay ang pagbabago sa sistema ng late registration na inabuso ng mga kagaya ni Mayor Alice Goho para magpanggap ng mga Pilipino. Ganon din ang paglimita sa bilang ng mga SIM na maaring may rehistro sa isang individual upang hindi magamit sa scamming gaya ng mga POGO kung saan nakumpiska ang libo-libong mga SIM cards. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, himas rehas ngayon ang isang South African national matapos itong mahulihan kahapon na naabot sa 35 million pesos na halaga ng high-grade shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Depensa ng dayuhan, hindi raw nito alam kung saan nanggaling at kung paano nagkaroon ng shabu ang kanyang maleta. Ang buong detalye tinutukan ni Sherwin Alfaro. Arestado ang isang South African national na babae na dumating sa Pilipinas sakay ng Etihad Airlines Flight 424 kahapon sa NAIA Terminal 3. Ito'y matapos mahuli ang babae na may bitbit na 5.2 kilo ng high-grade shabu sa kanyang maleta. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang babae na si Jolene Duplessis, nasa hustong edad at passport holder ng bansang South Africa. Sa initial na X-ray screening ng maleta nito ng Bureau of Customs, minarkahan ang maleta ng X dahilan para isailalim ito sa secondary inspection at nambuksan ng mga tao ng customs ang maleta. Tumambad sa lining ng maleta nito ang nakabalo sa puting plastic na bulto ng crystalline form ng methamphetamine hydrochloric o shabu. Dito tumawag ng PIDEA ang mga tao ng customs para suriin ang nakumpiskang droga na kinumpirma ng PIDEA na high-grade shabu. Tumanggi naman na magbigay ng paliwanag ang South Africa National kung saan ang galing ang droga at ginit na hindi nito alam na kargado ng droga ang kanyang maleta. Tinataya na mga abot sa 35 million ang halaga ng naturang shabu kung ito'y mapupuslit at may bebenta sa kalsada. Agad naman ay tinurn over ng Bureau of Customs na IA sa PIDEA at Airport Police ang kustodiya ng South Africa National. Para sa MBC Network News, Sherwin Bata Alfaro, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan sa MBC TV Sports. Carlos Yulo binigyang pugay ang kapwa Pinoy Olympians. Congressional medals iginawad ng Kamara kina Yulo, Petesyo at Villegas. Mga matataas na opisyal ng Tariff Commission inireklamo sa Ombudsman. Sa showbiz spotted, global pop group Horizon inilabas na ang kanilang remake ng 70s hit Sumayaw Sumunod. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Umabot na sa 40 milyong piso ang total cash incentive na iuuwi ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ito'y matapos tapatan ng Office of the President ang naunang gantimpala mula naman sa Philippine Sports Commission. Ang balitang yan tinutukan ni Leth Narciso. 40 milyong piso na ang kabuang cash incentive ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo mula sa pamahalaan. Sa parangal sa mga atleta sa Malacañang kagabi, tumanggap si Yulo ng 20 milyong piso mula sa Office of the President. Karagdagan ito sa 20 milyong pisong insentibo na ipagkakaloob ng Philippine Sports Commission alinsunod sa nakasaad sa batas. Tinapatan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tig-20 milyong pisong insentibo ng bronze medalist na sina Nesty Peteso at Ira Villegas, kaya 4 milyong piso na ang kabuuan ng kanilang reward mula sa gobyerno. May pakimkim rin ng Pangulo na tig-1 milyong piso sa mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics, subalit bigong makasungkit ng medalya. Binigyan din ng tig-kalahating milyong piso ang bawat coaching teams ng mga atleta. Sa kanyang talumpati, kinantsawan rin ng presidente ang PAGCOR na baka pwede rin bigyan ng tig-1 milyong piso ang mga atletang hindi nag-uwi ng medalya. At alam ko na yung 1 milyong piso, halimbawa, ay kumpara mo sa inyong sakripisyo. Ikumpara ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara ninyo, napakaliit lang. Pero kaugnay nito, porsigido si Pangulong Marcos na i-develop ang larangan ng palakasan sa bansa matapos ang magandang resulta ng Paris Olympics para sa Philippine team. Aminado ito na naiiwan pa rin ang Pilipinas pagdating sa sports. Kaya naman nakahanda ang Pangulo na gawin ang lahat para ayusin ang sports program ng bansa. Walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. So I ask all of you to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? You tell us. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginawaran naman ng Kamara ng Congressional Medals ang ating Paris Olympic medalist na sina Carlos Yulo, Nesty Peteso at Ira Villegas. At kasabay nito ang pagbubukas ng engrandeng congressional reception para sa lahat ng atletang nagpamalas ng kanilang husay sa 2024 Paris Olympics. Narito ang report ni Milky Rigunan. Hindi nagpahuli ang Kamara sa pagbibigay ng karangalan hindi lamang sa mga nakuha ng medalya kundi sa lahat ng Pilipinong atleta na lumahok sa katatapos pa lamang na 2024 Paris Olympics. Sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez, iginawad kay Carlos Yulo ang Congressional Medal bilang pagkilala sa karangalan na ibinigay nito sa ating bansa. Ang kay Romualdez, ang panalo ni Yulo ay sumisimbolo sa husay at katatagan ng mga Pilipino na kayang may pagsabayan sa mga galing na atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod kay Yulo, ang Congressional Reception ay para sa lahat ng mga atletang Pilipino na lumahok sa Paris Olympics, kabilang ang mga Pinay boxers na sina Nesty Peteso at Ira Villegas na kapwa na kuha naman ng bronze medals. Umaabot na sa 6 million pesos ang ibinigay ng Kamara kay Yulo at tig 1 million pesos sina Peteso at Villegas. Una rito, pinagtibay na ng Kamara ang House Resolutions 1864, 1915 at 1916 para kina Yulo, Peteso at Villegas, at ang House Resolution 1917 para naman sa lahat ng 22 atletang Pilipino na lumahok sa 2024 Paris Olympics. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inireklamo naman sa Office of the Ombudsman ang 3 matataas na opisyal ng Tariff Commission dahil sa ipinatupad na 15% na pagbabawas ng taripa sa imported na bigas. Reklamo ng ilang agricultural groups, hindi umano dumaan sa tamang konsultasyon at pagdinig ang mungkahing tariff decrease. Pakinggan natin ang balita ni Val Gonzalez. Kasong grave misconduct at abuse of authority ang reklamong isinampa ng ilang agricultural group kay Tariff Commission Chairperson Marilo Mendoza at 2 iba pang opisyal ng ahensya,
Ito'y may kinalaman sa inilabas ng komisyon na nagre-rekomendang ibaba sa 15% ang taripa sa pag-aangkat ng bigas at iba pang mga produktong agrikultura na nakapaloob sa Executive Order No. 62 kabilang sa naghain ng reklamo ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG at dalawang iba pang mga grupo. Ayon kay SINAG President Rosendo So, hindi idinaan ng Tariff Commission sa tamang proseso ang rekomendasyong babaan ang taripa sa imported na agri-products gaya ng pagsasagawa sana ng public consultation, hearing at investigasyon. Nagresulta lamang aniya ito na ang kumita ay ang mga importer. Bukod aniya sa nalugi, ang dapat ay kita ng gobyerno. Hindi rin natamo ang layuning mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa bansa. Giit ni Attorney Virgie Suarez, ang legal counsel ng grupo, malinaw na nilabag ng Tariff Commission ang nakapaloob sa Republic Act 10863 o ang Modernizing the Customs and Tariff Administration. Dahil dito'y hinihiling ng grupo ang dismissal from service laban kay Chairperson Marilo Mendoza at dalawa pang mga commissioner ng Tariff Commission na sina Ernesto Albano at Maricosa Padiron. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumistansya naman ang Philippine National Police Academy Alumni Association matapos ang pagkundina ng ilang police graduates sa pagbabanta ng isang di pinangalan ng politiko mula Davao City laban kay Davao Police Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ayon sa asosasyon, hindi posisyon ng buong kapulisan ang naging pahayag ng ilan sa kanila. Naritong ulat ni Edniel Parosa. Dumistansya ang pamunuan ng Philippine National Police Alumni Association sa pagkundina ng ilan nilang graduate sa banta ng isaumanong makapangyarihang politiko laban kay Davao Police Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sa isang pahayag, sinabi ng PNPA AAI na hindi posisyon ang buong hanay ang pagpalag ng Lacan community sa umano'y harassment at bullying nang hindi na pinangalan ng opisyal ng pamalaan sa top cap ng Davao. Naniniwala umano ang PNPA AAI na dapat magkasundo ng mga pulis at government officials para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ginawa ng grupong pahayag makaraang back-upan ng Lacan community o isang grupo ng PNPA alumni si General Torre na biktima umano ng hindi katanggap-tanggap na mistreatment ng isang politiko sa Davao City. Kahit hindi na nagpangalan, matatandaang minsan ang nagbulalas si Mayor Baste Duterte na sasampalin ito si General Torre dahil sa pagbalasa ng mga police officials sa kanyang syudad. Napatid si Torre ay miyembro ng PNPA class of 1993. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, southwest monsoon o habagat pa rin ang nagdadala ng maulap na kalangitan at mga pulupulong pag-ulan sa northern at central Luzon, kabilang na ang Ilocos, Batanes at Babuyan Islands. Habang masusulit pa rin ang maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi na ating bansa, gayon din ang banayad na alon sa ating mga baybayin. Pero pagsapit ng hapon at gabi ay asahan na ang mga panandaliang pag-ulan, bunsod naman ng localized thunderstorms. At kasunod ng patuloy na paglayo ng severe tropical storm Ampel sa ating bansa, nananatili pa rin mababa ang tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, alam niyo ba na naranasan sa Maynila kahapon ng tanghali ang tinatawag na Zero Shadow Day? Nangyayari ang fenomeno na ito kapag naaabot ng araw ang zenith o eksaktong 90 degree angle sa isang espesipikong latitude, kung kaya ang vertical objects ay naglalabas ng wala o halos walang anino sa loob ng halos isang minuto. At kung hindi mo ito naabutan, huwag mag-alala dahil ang Zero Shadow Day ay mangyayari ulit sa susunod na taon. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Miyerkules. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat nyo pang abangan. Pangulong BBM inaprubahan ng pagbuo ng Cabinet Cluster for Education.
Sa MBC-TV correspondents, mga mangingisda sa Orion, Bataan, nagprotesta sa demolisyon sa kanilang mga bahay. Sa experts' opinion, mga negatibong epekto ng pagka-crash diet sa ating kalasuga o kalusugan, alamin. Carlos Yulo binigyang pugay ang kapwa Pinoy Olympians. At sa showbiz spotted, global pop group Horizon, inilabas na ang kanilang remake ng 70s hit Sumayaw Sumunod. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC-TV Network News. Mainit na balita, Chief of Police, sa anim pang iba sugatan sa pagsabog sa isang police station sa Pampanga. Para sa mga detalye, balita mo yan, Edniel Parosa. Edniel. Go ahead, Edniel. Karen, sugatan ng hepe ng San Simon Municipal Station sa Pampanga at anim pang iba matapos ang isang pagsabog sa loob mismo ng kanilang police station. Ay si Pampanga Provincial Police Office Director, Police Colonel J. Dimaandal. Kabilang sa mga ito ay ang mismong Chief of Police, kanyang asawa at kamag-anak, dalawang PNP personnel at dalawang non-uniform personnel. Itinuturong sanhin ang pagsabog sa loob mismo istasyon ng mga polis ay ang substandard umanong butane na ginagamit habang nagsisamgyupsal kumakain itong mga biktima para sa isang hapunan. Nabatid na anniversary ni na COP at ang kanyang misis, kaya nagkaroon ng handaan ang naturang lugar. Nagdamo ng first degree burn ng pito kung saan karamihan ay uminda ng sugat sa kamay. Habang nananatili naman sa pagamutan ng mismong hepe na istasyon, kanyang misis, kamag-anak at dalawang NUP, bakarang magdamo naman sila ng sugat sa muka. Wala namang pinsala ang loob ng San Simon Municipal Police Station sa Pampanga, maliban na lamang sa mga nasugatan. Ito si Edniel Parosa, nagulat para sa DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang mga balita, aprobado na ni Pangulong BBM ang pagbuo ng Cabinet Cluster for Education. Ayon sa Presidente, mas makabubuti ang nationwide system approach para sa epesyenteng pagtugon sa mga krisis sa ating education sector. Pakinggan natin ang report ni Rose Babiera. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Cabinet Cluster for Education na tututok sa pagtugon sa mga krisis sa edukasyon at pag-iimplementa ng reforma sa sektor. Nakipagpulong ang Pangulo kasama ang iba't ibang ahensya ng edukasyon upang talakayin ang proposal ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 kung saan nakapaloob ang sinasabing paglikha ng Cabinet Cluster na magbubuklod sa lahat ng ahensya kaugnay ng sektor ng edukasyon. Sinabi ng Pangulo na sa halip na multi-agency ang approach sa educational crisis ay dapat magkaroon ng nationwide system na siyang haharap para tugunan ang mga ito. Batay sa rekomendasyon ng EDCOM 2, ilan sa mga ahensya na kabilang sa Cabinet Cluster ay ang Department of Education, Department of Labor and Employment, Department of Budget and Management, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, Early Childhood Care and Development Council at iba pang kaugnay na ahensya. Layunin ng cluster na makabuo ng national strategy sa paglutas ng mga issue at pagpapalakas ng pagtuturo at lakas paggawa mula sa early childhood hanggang sa technical vocational education. Iminungkahi ng EDCOM 2 na ang cluster na ito ay dapat pamunuan ng kasalukuyang miyembro ng gabinete na nasa hanay ng edukasyon o ng presidential adviser na may ranggong secretary. Nagpasalamat naman si DepEd Secretary Sani Angara sa mabilis na aksyon ng Pangulo sa pagtugon sa mga problemang ani ay matagal nang kinakaharap ng sektor. Ayon sa kalihim, ipinag-utos na rin ng Pangulo na i-fast track ang mga aksyon ng ahensya upang mabilis itong masolusyonan. Batay sa tala ng EDCOM 2, ilan sa mga problema na patuloy pa rin kinakaharap ng sektor ay ang kakulangan ng specialized training program sa mataas na edukasyon para sa mga child development workers at teachers, ang patuloy na paglaganap ng bullying at ang epektibong implementasyon ng Senior High School Technical Vocational Livelihood Track. Ayon naman kay Angara, nakatanggap na ang ahensya ng direktiba mula sa presidente na isaayos ang SHS curriculum na kasalukuyan na tinatrabaho ng DepEd. Para sa MBC-TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tinutulan naman ng trabaho party list ang mungkahi ng Senado na bawasan ang non-working holidays sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng partido, malaki ang tulong na ginagampanan ng mga holiday para sa rank and file employees, gayon din sa turismo ng ating bansa. Nagbabalik si Edniel Parosa. Naniniwala ang trabaho party list na dapat panatilihin ang mga kasalukuyang non-working holiday ng bansa bilang pagkilala sa mga manggagawang Pilipino, lalo na ng mga tinatawag na rank and file employees, lubusan umanong maapektuhan ang kalagayan ng mga manggagawa kung babawasan ang mga non-working holiday, kaya't iginiit ni Attorney Filemon Ray El Javier, tagapagsalita ng grupo, na kontra sila sa panukala rito. Ayon kay Attorney Javier, ang pagtamasa ng holiday o pagkakaroon ng premium pay kung papasok ng holiday ay benepisyong nakareserba para sa mga ordinaryong manggagawa. Giit niya, nagsisilbing daan ang mga holidays upang makapagpahinga o makasahod man lamang na may dagdag premium ang mga manggagawa para sa kanilang mga pamilya. Ipinaalala ng trabaho party list na napalalakas ng holidays ang lokal na turismo dahil naiinganyo ang mga manggagawang tangkilikin ang mga bakasyonan sa bansa. Inihayag din ni Attorney Javier na maaaring magsilbing oportunidad ang mga holiday para sa mga kumpanya upang mag-inventaryo, mag-general cleaning o maintenance ng kanilang mga pasilidad. Mas marami pang dapat pagduuran ng pansin bukod sa pagbawas ng holidays, gaya na lamang umano ng mga hakbang upang palakasin ang ekonomiya, makapag-imbita ng mas maraming mamumuhunan, pagtitibay ng kakayahan ng mga manggagawang Pilipino o pagpapadali ng mga proseso para sa mga negosyante. Mga bagay na isinusulong ng trabaho party list. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang dalawang katao matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Pangasinan, motorsiklo bumangga sa poste ng kuryente sa San Jacinto, dalawang sakay patay. Patay ang magpinsang binatilyo na edad 17 at 12, kapwa residente ng barangay Poblasyon Mangaldan, matapos bumangga sa poste ng kuryente ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kahabaan ng barangay Kibil San Jacinto bandang alas 9 kagabi. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., minamaniho ng 17 anyos na biktimang estudyante ang motorsiklo na umano'y nawala ng kontrol sa manobela dahilan ng pagbangga nila sa poste ng kuryente. Sa tindi ng impact, tumilapo ng dalawang sakay at nagtamo ng serious head injury sa sanhi ng kanilang kamatayan. Nadala man sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng atinding physician. Kapwa walang suot na helmet ang mga biktima nang maganap ang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-rally ngayong umaga sa plaza ng Orion ang samahan ng mga mangisda sa Bataan upang pigilan ang patuloy na isinasagawang demolisyon sa kanilang mga tahanan sa sityo kabilang ilog barangay Kapunitan, Orion, Bataan. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Derek Cabi, hindi pa natatapos umano ang malupit na dagok sa buhay ng mga mangisda sa nagdaang karina kasunod ang malawakang oil spill sa Bataan at di sapat na pagbibigay ng ayuda, pinapalayas naman ngayon ng lokal na pamahalaan ng Orion. Silang mga nakatira sa nabanggit na lugar, nasa 26 na bahayan ang apektado na nasabing demolisyon. Ang demolisyon ay alinsunod sa final notice of demolition na inilabas ng Municipal Engineer Office na permado ng punong bayan ng Orion na si Mayor Antonio Raimundo noong Agosto 9, 2024. Ayon umano sa LGU, ang demolisyon ay alinsunod sa ipinatutupad na Supreme Court Mandamus on the Manila Bay Cleanup. Kinuwestiyon naman ito ng grupo dahil ang SC Mandamus ay inilabas ng Korte Suprema bilang tugon aniya sa reklamo ng ilang concerned citizen laban sa mga lokal at ahensya ng pamahalaan upang linisin, i-rehabilitate at proteksyonan ang Manila Bay. Hindi nito isinasaad ang pagpapalay sa mga komunidad na mga mangisdang naniniraan sa baybaying dagat, bagkos ang layo ng SC Mandamus ay itigil ang mga aktibidad na nakakasira, nakakabulabog sa ekosistema at nagpapalala sa polusyon sa karagatan na nilika ng mga marurumi at mapanirang negosyo ng malalaking korporasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37, Danny Cumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
14 na contingents ang sasabak sa 2024 Indak-Indak sa Kadayawan matapos ang isang contender mula sa Basilan ay umatras dahil sa mga hadlang sa pananalapi at paglalakbay. Ayon kay Harold Kibiti, organizer ng event na isa sa mga contingent sa open category, ang Lasigan Performing Arts Guild mula sa Simisip, Basilan Province ay hindi na matuloy sa pagsali sa Indak-Indak sa Kadayawan dahil sa kadahilan ng iyon. Sinabi ni Kibiti na sa 14 na contingents, 8 ang nasa open category at 7 ang nasa Davao City School Based category. Ang mahigpit na kompetisyon ng Indak-Indak ay magaganap sa Agosto 18 sa San Pedro Square. Magsisimula ang kaganapan sa alas 4 ng hapon at magtatapos ito sa alauna 25 na madaling araw. Dagdag pa rito, ang grand winner ng Indak-Indak open category ay tatanggap ng 1.1 million, mas mataas sa dating premyo na 1 million kasama na ang trophy. Ang ikalawang mananalo ay makakapagbulsa ng 800,000 at isang trophy, habang ikatlong mananalo ay makakatanggap ng 500,000 pesos. Ang pang-apat ay may 400,000 at trophy. Ang panglima ay may 300,000 at trophy. Samantala sa Davao City School Based category, ang grand winner ay tatanggap ng 1 million at trophy, habang ang mga susunod na mananalo ay tatanggap ng 500,000, 400,000, 300,000 at 200,000, lahat ay may trophy. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang high-value individual o HBI sa isinagawang drug by bust operation sa Purok Malipayon, Barangay 35, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Glenn Sulaiman ng Regional Drug Enforcement Unit 6, na aresto si John Philip Delyomo, 28 anyos, at obstruction of justice naman sina Lauro Delyomo, 52, Ronel Delyomo, pawang mga residente ng nasa sabing lugar. Nakuha kay Delyomo ang mahigit 41 million pesos, 344,000 na halaga ng umalay Shabu na more or less 6 na kilo ng illegal na droga. Na-recover din ng mga otoridad ang 60,000 pesos na bypass money at 16,300 pesos na proceed umanoy ng illegal na droga. Dagdag pa ni Sulaiman, ang suspect na harap na noon sa kasong robbery hold up. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dami ng mga naglilipa ng diet recommendations online, marami ang naenganyo na sumunod sa mga ito sa pag-asang masimulan na ang kanilang fitspiration journey. At isa nga sa nakikitang paraan ng ilan para mapabilis ang pagpapapayat ay ang tinatawag na crash diet. Ang mga delikadong epekto nito sa ating kalusugan, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Kaliwat kanan ngayon kung magsulputan sa social media ang iba't ibang fitness professionals at mga enthusiast. Gayun din ang kanilang mga ibinibidang fitness at diet regimen para ma-achieve ang body goals. Pero kung minsan, sa kagustuhan na mapabilis ang proseso, may ibang pinapatulan ang delikadong crash diet kahit pa ikapahamak nila ito. Bagay na ipinunto ni Mr. Francis Lopez, isang nutritionist at dietitian. So, isang pinakaunang lumalabas dyan is yung paghina ng immune system, pagkakaroon ng mga sakit. And then, yung pagkakaroon ng brain fog or yung feeling ng hindi ka makapag-focus, tapos para kang nalipasan ng gutom, which is sinasabi nila normal lang, which is hindi po yung totoo. Hindi po dapat ang isang tao nakakaramdam ng ganong klase ng feeling pag po siya ay nag-undergo ng isang klase ng diet. Ayon kay Lopez, ang maayos na diet ay dapat sustainable at hindi kinokompromiso ang ating kalusugan. Kabaliktaran pa niya ang balik ng crash diet sa ating katawan dahil sa halip na tayo ay pumayat, ay mas lalo lang tayong madaragdagan ng timbang sa katagalan. Yung mga crash diet po kasi na yan, meron po siyang balik sa atin, which is what we call yo-yo effect or bounce effect. So, let's say for example, ang isang tao ay nag-undergo ng crash dieting, nag-lose siya ng 5 kilo sa loob lamang ng 2 linggo. Pag po ito ay itinigil niya and hindi na niya masustain,
Yung nalus niya na 5 kilos na yon is pwede niyang maging ng mas doble or triple pa. Paalala nito, ang ligtas na pagbabawas ng timbang ay mula 3 hanggang 5 kilograms sa loob ng isang buwan o katumbas ng 0.5 hanggang 1 kilogram sa loob ng isang linggo. Sa ganitong paraan, gradual o dahan-dahan ang pagbabago sa ating katawan na hindi makakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Binigyang pugay ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang mga kapwa nito Olympians na nag-alay ng dugot pawis sa kanilang mga laban. Ang naging maikli pero makahulugang speech ni Yulo, panoorin sa report ni Matchpoint Mili Borja. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Ito ang naging mensahe ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang mga kapwa Filipino athlete na sumabak sa katatapos lang ng 2024 Paris Olympics. Pag nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyo lahat. At ngayong tapos na yung competition, celebrate natin yung mga nakuha nating resulta. Maliban kay Yulo, nakasungkit din ng medalya ang dalawang boksingerang bronze medalist na si Neneste Petesio at Ira Villegas. Hindi rin maikakaila ang magandang ipinakita ng ibang atleta, gaya ni Paul Volter at world number 2 EJ Obiena at golfer na si Bianca Pagdanganan, kasunod ng 4th place finish ng mga ito sa kanikanilang event. Bagamat hindi pinalad ang ibang mga atleta, nanguna pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na sumabak sa Paris Games at nakuha ang best finish sa Olympics at 37th place. Kaya naman mensahe pa ni Yulo. Galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming salamat po. God bless you all po. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC-TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos maki-lucky ng fellow anchors last March, remake naman ng 70s hit, sumayaw sumunod ang hatid ng global pop group Horizon. Ang hato performance ng grupo sa media conference ng kanilang comeback single, panoorin sa Showbiz Report na ito. Beautiful version in Avicii, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy at Marcos sa kantang Sumayaw Sumunod ang The Boyfriends na ilabas noong 1978. Ang rendition ng Lucky 7 sa classic OPM song na ito sa ilalim ng kanilang Day Tour 2 nakatakda ring ibida ng grupo sa Korean music shows. Yes, it's going to be like a first time for Tagalog song to be, showcased in Korean music shows, and I think that's a huge honor. Bagay na swak daw talaga sa kanilang goal bilang kauna-unahang all-Filipino global pop group na ipakilala ang talento ng mga Pinoy all over the world. That's what we're trying to do with this comeback. We're really trying to go out there as a global pop group from the Philippines and, you know, showcase Filipino talent all over the world. Ang MediaCon hosted by Shanti, ang Filipino-Argentinian member ng K-pop girl group Lapilus na game ring sumayaw sumunod with Lucky 7. Sa pagtatapos ng event, pinerform din ng grupo ang kanilang kantang Lovey Dovey at 16. Last July, ipinagdiwang ng 7-member boy group ang kanilang debut anniversary. And as promised sa fellow anchors, abangan ang aking exclusive interview with global pop group Horizon sa Scene Zone. Para sa MBC-TV Network News, ito pa ngayong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC-TV Network News.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.